una sa lahat. Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Amerika sa pinag-aagawang South China Sea muling aarangkada. At ang mga itatalagang military bases sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA at posible pang makapigil sa mga nagbabadyang gera. Yung mga ibang bansa o isang bansa na gusto sumugod sa Taiwan o gustong kunin yung West Philippine Sea or mas mag-expand sa West Philippine Sea ay magdadalawang isip sila. We need to weigh the situation now whether we are willing to participate in this growing rivalry between the United States and China. Ang buong detalye kung ganyan, himayin natin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. The Frontline Tonight. Warden at ilang tauhan ng Bureau of Immigration Detention Facility pinaltan sa pwesto dahil sa mga nakuwang cellphones sa mga nakakulong na pinapadeport na Japanese. News 5 exclusive, local recruiter ng OFW na minaltrato at inabuso sa Kuwait, itinuro ang sisi sa foreign agency ng Pinay na hindi raw nag-a-update. Fast food brand sa Candelaria, Quezon, niinig ng pagsabog ng LPG. 5 crew ng kainan, sugatan. Sapul naman sa video ang aktual na pagsagip sa driver mula sa nagliab niyang kotse sa Las Vegas sa Amerika. At panibagong talon ng tagumpay, EJ Obiana, naka-bronze sa isa pang tournament sa Sweden. Kinakasa na po ang muling pagsasanib pwersa ng Pilipinas at Amerika para sa mga joint naval patrols sa South China Sea. Kasunod lang yan ang pagbibigay sa Amerika ng mga ng mas malawak na access sa mga military base ng Pilipinas sa ilalim po ng Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. Pero tingin ng mga eksperto, imposibleng magsawalang tibo lamang ang China. Face the consequences if we want to allow the United States to increase its military presence in the Philippines, there will be consequences, and I think China is preparing for some contingencies also to prevent the United States from getting greater advantage. You know, that's the major power game. Karugtong naman ang isyu ng seguridad ang usapin ng ekonomiya. Kapag natuloy raw ang pagtatayo ng mga pasilidad sa EDCA site sa bansa, lilikha raw ito ng trabaho. Nasa frontline balitang yan, Marian Enriquez. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika, dapat ipagtanggol ng Amerika ang Pilipinas mula sa anumang bansang aatake o mananakop sa ating teritoryo. Ang kasunduang ito ng dalawang bansa, tila lalo pang itinaga sa bato ni na U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III at Philippine Defense Secretary Carlito Galvez Jr. Base sa statement na inilabas kahapon sa website ng U.S. Department of Defense, nakasaad na muling aarangkada ang Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Amerika sa pinag-aagawang South China Sea. Kung sa Amerika pinaiigting ang depensa, sa China naman, diplomasya ang paiiralin. Communication mechanism o mas bukas na komunikasyon ang napagkasunduan kamakailan ni na Pangulong Marcos at Chinese President Xi Jinping kaugnay sa maritime issues. Tingin ng mga eksperto, tila namamangka sa dalawang ilog ang Pilipinas. He diplomatically wants to engage China. Yes, he wants better economic relations with China. Pero pagdating sa security cooperation, para kay President Marcos Jr., it looks like U.S. is the present, the past, and the future. I currently describe Marcos' foreign policy as a flexible foreign policy that is pursuing greater economic relations with China and at the same time maintaining our security alliance with the United States. So we are getting the best of both worlds in order to advance our national interests. Pero ayon kay Romel Banlawi, presidente ng Philippine Society for Intelligence and Security Studies, makatutulong din sa ekonomiya ng bansa ang pagtotoka ng mga dagdag na military bases sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, kung saan bibigyan ng mas malawak na access ang Amerika sa mga kampo ng Armed Forces of the Philippines.
Wala pang inaanunsyo ang Department of National Defense kung saang mga lugar sa bansa ang dagdag na apat na EDCA sites. Pero nauna nang sinabi ng DND na posibleng ilagay yan sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Palawan at Zambales. Kung titignang mabuti, nakaharap ang mga lugar na ito sa nagkakatensyong Taiwan at China at malapit sa mga pinag-aagawang teritoryo. Eh hindi naman kaya palalain palalo ng mga EDCA site ang tensyon at tuluyang humantong sa gera? Sagot ng policy advisor at political analyst na si Richard Hidarian, kabaliktaran yan ng mangyayari. Ang pinag-usapan natin dito is hindi preparing for war per se, but deterring war. Because kung malakas yung alyansa ng Pilipinas at Amerika at malakas yung kakayahan ng Pilipinas na magdepensa ng sarili niya at kung malakas yung preparation ng Amerika para depensa ng Taiwan, then yung mga ibang bansa or isang bansa na gusto sumugod sa Taiwan or gustong kunin yung West Philippine Sea or mas mag-expand sa West Philippine Sea ay magdadalawang isip sila. Pero sabi naman ni Banlawi, meron ding panganib na posibleng maidulot ang pag-access ng Amerika sa ating military bases. Because of American military presence, China also retaliated by constructing and even occupying and fortifying 7 land features within the Kalayaan Island group, and these 7 land features have military capabilities to counter American military presence in the South China Sea. So the adversaries of the United States are also doing the same thing to counter American military presence in the Philippines. So mm-hmm. we need to weigh the situation now, whether we are willing to participate in this growing rivalry between the United States and China in Asia. Sabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas, dinungisan ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ang pangalan ng China sa kanyang pagbisita sa Pilipinas at isinulong nito ang anti-China political agenda ng U.S. Taliwas daw ito sa hinahangad na kapayapaan at pag-unlad ng mga Pilipino katuwang ang China. Umaasa ang Chinese Embassy na iiwas ang Pilipinas na mapagsamantalahan at makaladkad sa anilay hindi magandang lugar. Kahapon, sinabayan din ng protesta ng ilang grupo ang pagbisita sa bansa ni U.S. Defense Secretary Austin. Filipinos do not need additional American troops and facilities in the country. It will only serve to increase the tensions in the South China Sea and the Taiwan Strait. Panawagan pa nila, ibasura ang EDCA dahil baka raw sa huli ay maipit ang Pilipinas sa banggaan ng dalawang makapangyarihang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sinisisi ng local agency ng inabusong OFW sa Kuwait ang kanilang counterpart foreign agency. Hindi raw kasi agad ipinalam sa kanila ang sinapit ng ating kababayan doon. Pero ang inabusong OFW sinabing parehas lang daw siyang pinabayaan ng dalawang agency. Exclusive, nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Ito ang bahagi ng audio recording na eksklusibong ipinadala sa News 5 ni alias Jamie Kamakailan. Siya ang OFW na minolestya at sinaktan sa Kuwait. Ngayong araw, nakausap ng News 5 ang isang opisyal ng local recruitment agency ni Jamie. Nakiusap siyang huwag isapubliko ang kanyang pangalan o ang pangalan ng kanilang agency. Paglalahad ng opisyal ng local agency, nababahala sila sa sinapit ni Jamie. Noong araw daw na nangyari ang insidente ng pananakit, nakapagsumbong na raw sa kanila si Jamie. Inabisuhan daw nila ang OFW na itago ang cellphone para mabilis siyang makontakt habang nakikipag-ugnay naman sila sa foreign recruitment agency sa Kuwait na pwedeng mag-pull out o sumaklolo sa kanya. Ang kaso, sabi ng local agency, hindi raw nag-report ang foreign recruitment agency sa Kuwait at kinailangan pa nila itong i-chat para malaman ang nangyari. Nang tinanong kung na-rescue na si Jamie, sinabihan na lang daw silang nasa airport na pauwi ng Pilipinas ang OFW. Ang employer mismo gumawa ng action na secretly na hindi alam ng FRA. Dapat ang agency kinansel yung visa, FRA kinansel yung visa niya. Visa ng employer para ma-blacklist ng employer.
So ngayon, eh, ang employer na mismo ang gumawa ng action na binila ng TCAB at exit visa. So hindi namin po alam. Pwede pa namin siya salubungin dapat sa airport. Kaso lang wala kaming impormasyon. At that time, so nag-worry din kami kung nasaan na yung tao. Worry ko, baka ganun. So yun yung naisip namin. Pero hindi namin inaakala na ganyan ang nangyayari. Sa background daw ng employer ni Jimmy na ibinigay ng foreign agency, walang anumang kaso ang employer. Hindi pa raw nakakausap ng local agency si Jimmy, pero iniimbestiga na nila ang nangyari. Si Jimmy, hindi raw naramdaman ang naging aksyon ng local agency. Unang ma'am, kasi wala naman po silang ginawa ang ano ma'am. Ganun lang po yung sinabi nila. Parang same lang sila dun sa agency, dun sa place. Wala na raw planong humarap si Jimmy sa local agency. Hihintay na lang daw niya sakaling magkaroon ng pagdinig ang Department of Migrant Workers sa issue. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng pag-aabuso sa mga OFW sa Kuwait, naniniwala si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino na kulang pa ang mga probisyon sa bilateral labor agreement ng Kuwait at Pilipinas para protektahan ang mga OFW doon. Tila wala raw kasing takot ang mga Kuwaiti employer. Ngayong nakita nila na medyo maraming weaknesses, kaya siguro hindi sila natakot. Hindi pwedeng pagkatapos mong paalisin ay bahala na kayo sa buhay nyo. That's thing that we have to strengthen. At saka yung 24/7 monitoring connectivity, ilalagay po natin yan. Iniutos na ni Migrant Workers Secretary Toots Ople na i-review ang labor agreement ng dalawang bansa. Sabi pa ni Magsino, dapat may Pinoy na abogado sa Kuwait na mag-aasikaso sa mga inabusong OFW bukod pa sa mismong abogado sa Kuwait, lalo't magkaibang batas ng parehong bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Gutom ang isa sa mga problemang gustong tugunan ng bagong liderato ng Department of Social Welfare and Development. Sa kanyang unang press conference bilang bagong kalim ng ahensya, inamin ni Secretary Rex Gatchalian na hindi naman daw madaling maresolba ang problema ng gutom sa bansa. Pero mas madali daw itong tugunan kumpara sa isa pang mandato ng ahensya na labanan ang kahirapan. Kasabay niyan, pinag-iisipan din ng kalihim na ibalik ang food stamp program ng DSWD o subsidiya para sa groceries imbes na relief packs para mabawasan kahit papano ang bilang ng mga nagugutom sa bansa. Matatandang inulat ng Social Weather Stations or SWS, nasa 3 milyong Pilipino ang nakakaranas ng gutom sa huling quarter noong nakaraang taon. We locate the set of people who are hungry. Then we give them the food stamps. Hindi na nila kailangan pumila yung takapila para kumuha ng ayuda. Punta sila sa pinakamalapit na grocery na accredited. They buy it there. Mahirap pumila sa ilalim ng araw para makakuha lang ng isang pagkain. Iba yung feeling na, oo, mahirap ako, pero nakakapasok ako sa grocery at trinatrato ako ng katulad ng ibang tao lang. Diba? Maari nga food stamps yung hawak ko, pero at least may choice ako. Samantala, kabilang din sa top priority si Gatchalian ang pag-i-enhance ng kanilang disaster response, pagpapalakas ng kanilang care facilities at ang pag-digitize sa mga transaksyon ng ahensya. Hindi na raw gagalawin ni Gatchalian ang nadatnan na 4-piece database na naunang inayos sa ilalim ng pamumuno ni dating DSWD Secretary Erwin Tulfo. I have to thank and give credit to Secretary Tulfo. Kasi sinimulan niya na linisin yung listahanan na current. That's the reason why may mga graduate from the 4Ps. And that's why meron na ring ongoing enrollment to replace the ones na mga graduate. We can no longer afford to add new data sets again and again kasi gugulo lang. Inaprubahan na ng National Economic and Development Authority o NEDA ang pagpapatayo ng isang cancer center sa Philippine General Hospital sa Maynila. Sa ilalim ng public-private partnership, itatayo ang pasilidad na magkakaroon ng nasa 300 kama. Kalahati sa mga ito ilalaan sa charity, habang kalahati naman para sa mga pribadong pasyente. Mayroon din na outpatient care services. Ang pribadong sektor ang magpapatayo at mag-ooperate ng nasabing proyekto, pero gobyerno ang magmamayari. Kapag natapos na, ay heto na ang magiging pinakamalaking cancer center sa Asia. Project will upgrade existing PGH capacity of 300 beds plus outpatient care to be integrated in a new dedicated cancer hospital
that will modernize UPPGH's health infrastructure and demonstrate how the country's public health services can be at par with private care in terms of medical quality and support services. Isang cancer sa mga sakit na siyang naungunang dahilan ng pagkamatay sa buong mundo. Sa Pilipinas, halos 200 sa kada 100,000 Pilipino ang tinatamaan ng cancer. Ikatlo rin ang cancer sa leading causes of death sa mga Pilipino nitong nakaraang taon. Ayon naman po yan sa Philippine Statistics Authority. Susunod, isa sa 4 na Japanese nationals na sangkot sa robbery group sa Japan. Wala nang kinakaharap na kaso sa bansa at maaari nang ma-deport ayon sa Department of Justice. Halaga ng piso kontra dolyar tumungtong sa pinakamalakas itong palitan sa loob ng mahigit 7 buwan. Pero babala ng isang ekonomista, posibleng maapektuhan niya ng remittances sa mga OFW. At 5 crew sugatan matapos sumabog ang LPG sa isang fast food restaurant sa Candelaria, Quezon. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. May mga ginagawang hakbang na raw ang Department of Justice at ang National Bureau of Investigation kasunod ng mga bagong nadiskubre ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun sa labi ng drug war victim na si Kian De Los Santos. Sabi ni DOJ Secretary Rivulia, may mga iti-turn over sa kanyang dokumento kaugnay nito at tinutukan na rin daw yan ng NBI. Kahapon, sinabi ni Dr. Fortun na tila hindi naman sinuri ng mabuti ng PNP ang labi ni Kian nang siya ay mapatay noong 2017. Tinawag pa niyang otosilip ang ginawang autopsy ng PNP. May nadiskubre ring bala si Fortun sa bahagi ng leeg ni Kian. Base ito sa panibagong post-mortem examination na ginawa ni Fortun sa mga labi ni Kian noong August 2022. Yes, I told you all that already. There's a turnover of documents to be. And the NBI is working on this in these cases. We're just doing the procedure for the victims' families to come forward to the NBI and to have a dialogue with them. So for their testimonies to be heard. Muli namang iginiit ni Rimulya na hindi miyembro ang Pilipinas ng International Criminal Court. Sagot ito ni Rimulya nang tanungin siya kung ipipresenta ba sa ICC ang finding si Dr. Fortun. Taong 2019 ang opisyal na kumalas ang bansa sa ICC. Pero ayon sa Rome Statute, mananatili ang jurisdiction ng ICC sa mga krimeng nangyari bagong opisyal na withdrawal ng isang member country. Sakop ng investigasyon ng ICC prosecutor ang mga umano'y patayan sa Davao City noong 2011 at ang war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula 2016 hanggang 2019. We're not members of the ICC. We can turn over some documents to the Solicitor General, but we're not members of the ICC. And there is no procedure by which the ICC can operate here in spite of their claim. There is no agreed procedure because we're not members anymore. Lalo pang lumakas ang piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan ngayong araw sa halagang 53 pesos and 16 centavos kada dolyar. Mas malakas po ito mula sa 53.84 per dollar kahapon. Ayon kay RCBC Chief Economist Mike Ricafort, ito na ang pinakamalakas na level ng piso sa loob ng mahigit 7 buwan o mula noong Hunyo 2022. Pagbawi rin ito ng piso mula sa multi-year lows na naitala noong October 2022, na nang sumansad sa 59 pesos per dollar ang palitan. Ang paliwanag ni Ricafort, isa sa mga dahilan ng paglakas ng piso ay ang mas maliit na interest rate sa Amerika na siyang nagpahina sa demand sa US dollar at nagpapababa ng halaga nito. Pero babala ni Ricafort, posibleng maapektuhan ng padala ng mga overseas workers. Ang impact sa atin nun, siyempre yung exports natin, medyo magbabagal ng konti. Yung remittances, baka madamay ng konti. Humihirit ngayon ang extension ng isang transport group para makahabol sa modernization program ng gobyerno sa mga public utility vehicle. Sinabi ng Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines na nakiusap sila kay Transportation Secretary Jaime Bautista para makasunod sa pagbuo o pagsali sa mga kooperatiba. Kit ng grupo, nasa pandemya pa raw kasi ang bansa kaya hindi makasunod ang ilan sa kanila. Sa ilalim ng modernization program, hindi na marirenew ang mga prangkisa na walang kooperatiba. Hanggang Marso na lang meron ang mga nasa probinsya para gumawa ng kooperatiba. Habang hanggang Abril naman, dito sa Metro Manila. Hindi po kami lumalaban sa ating pamahalaan.
kundi ipinakikita po na namin sa kanila kung ano po ang magiging katayuan ng mga Pilipino. Gusto ba ng mga taong ito makita na nasa kalye itong mga taong naghahanap buhay para lang po masunod yung programa ng ating pamahalaan? Iginit ni Justice Secretary Boyeng Remulla na maaaring ipa-deport ang dalawa sa apat na Japanese na sangkot sa robbery group sa Japan kahit nakakulong dito sa Pilipinas. Binalta na rin ng warden at tauhan ng Bureau of Immigration Detention Facility matapos makumpiska ang ilang cellphone mula sa kulungan ng mga Japanese nationals. Nasa front and balitang yan si Marlene Alcaide. Dismissed na ang kasong light threats na isinampa na isang abogado laban kay Toshiya Fujita. Isa siya sa apat na Japanese nationals na ipinadedeport ng Japanese government dahil sa pag-ooperate raw ng robbery ring sa Japan. Withdrawn na. So wala na siyang kaso. Yes. Apparently that is the outcome, no? Opo. Dismissed na siya. Ayon kay Justice Secretary Boyeng Remulla, ang dismissal ng kasong ito ang huling bagay na kailangan para mapadeport na sa Japan si Fujita. Yes, that's included. That light threats case that dismissed February 1 is actually the last document we're looking for Fujita. So he can leave already. Bukod kay Fujita, may isa pa sa apat na Japanese nationals ang maaari nang ipadeport pero hindi tinukoy kung sino ito. Target daw na masimulan sa susunod na linggo ang mga hakbang para sa deportasyon ng Japanese nationals. I don't know if it's Monday or it's Tuesday, but we will definitely start next week. Whatever date is, when they're ready, when the tickets are there, when the escorts are there, then we start deporting because they have to be escorted back to Japan. Yuki Watanabe, Tomonobu Saito. Kahapon, itinuloy ang pagdinig sa kaso laban kina Yuki Watanabe at Tomonobu Saito para sa kasong may kinalaman sa violence against women and children. Kabilang sila sa apat na Japanese nationals at si Watanabe na tinukoy na alias Luffy ng Japanese media. Si alias Luffy ang sinasabing mastermind ng Japanese robbery ring. Sa ngayon, naghain na ng motion for early resolution ng prosecution sa Pasay Regional Trial Court para sa mga kasong kinakaharap ni Watanabe o alias Luffy. Maingat naman si Secretary Remulla sa mga agam-agam na tila isinampa lang ang mga kaso para ma-delay ang deportasyon ng mga akusado. Sa ilalim kasi ng ating batas, hindi maaring ma-deport sa ibang bansa ang foreign nationals kapag may pending silang kaso dito sa Pilipinas. We are studying the allegations and how serious they are so that we will not be disregarding any rights because the violence against women law is a very serious, is a very important law and we do not want to be violating any rights. Pinalitan naman ng Bureau of Immigration ang warden at mga personnel ng Bureau of Immigration Detention Center sa Camp Bagundiwa sa Taguig City. Ito'y matapos makumpiska ang anim na cellphone mula sa detention cells ng Japanese nationals. Bumisita rin kanina si Commissioner Norman Tangsinko sa detention center. Pero agad din siyang umalis at hindi na humarap sa mga nag-aabang na Japanese at local media. Sinabi naman ni Remulla na ita-turn over sa Japanese government ang mga ebidensya laban sa apat kabilang na ang mga nakumpiskang cellphone. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Susunod, buhay ng Social Insurance Fund ng GSIS, posible raw umikli kung may sasabatas ang mas mababang optional early retirement age para sa mga kawani ng gobyerno. At dalawang nursing students to the rescue sa isang vendor na giniritan ng leeg sa Cebu. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Pinangangambahan ngayon ang posibilidad na dagdag kontribusyon sa mga GSIS member. Yan ay matapos pumasa sa Kamara ang panukalang babaan ng edad sa optional retirement ng mga government employee. Nasa frontline ang balitang yan si Camille Samonte. 25 taon na nagtatrabaho si Carmelita Terrado bilang information officer sa Mandaluyong City Hall. May 6 na taon pa siya bago maabot ang mandatory retirement sa edad na 65 years old. Pero para kay Carmelita, mas mabuti raw kung mas mapapaaga raw ang kanyang pagre-retiro. Para magamit pa yung ano namin na
mas maaga na ma-enjoy mo pa yung ano ng retirement mo. Mabilis ka pa maggalaw. Pwede ka bang pumunta kung saan-saan na maano pa yung ano mo katawan. Hindi unless na hindi katulad nung 65 ka na, baka hindi ka na masyadong makakapunta kung saan. Itong Martes lang, pumasa na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill No. 206 na layong babaan ang edad sa optional retirement para sa mga government employee. Imbes na 60 years old, papayagan na silang magretiro sa edad na 56 kung maisa sa batas. Ayon kay ACT Teachers Party's Representative Franz Castro, na isa sa mga miakda ng panukala, makakatulong daw ito sa mga empleyado ng gobyerno na may iniinda ng sakit kahit wala pang 60 anyos. Magbibigay daan din daw ito para magkaroon ng mga job opening, lalo na sa mga fresh graduate. Nagiging congruent yan sa productivity nga. So syempre may sakit na ang empleyado, so paano pa niya magagampanan fully o ma-maximize yung kanyang lakas para dun sa kanyang mga kanyang duties o yung mga trabaho. Kaya yun yung sinasabi natin na kung sila ay makakapag-retire at 56, so kahit papaano ay ma-enjoy nila yung kanilang mga retirement at maasikaso nila yung mga sarili nila at mapapagamot nila siguro in the process yung kanilang sarili. Pero ang Government Service Insurance System o GSIS nangangamba para sa epekto ng panukala sa Social Insurance Fund. Ang epekto po nito ay mapapababa po ang actuarial life ng ating Social Insurance Fund more or less ng mga about 11 years. Ang hopes po namin is pag kung eventually po ay magiging batas siya, sana po ay madadagdagan po siya ng mga provisions na para naman mamitigate yung negative effect sa actuarial life po. Paglilinaw ni Attorney Jason Teng, Senior Vice President ng GSIS para sa Visayas, Mindanao, handa naman daw silang sumunod kung lulusot ang panukala sa Kongreso at tuluyong maisa sa batas. One po is mag-set up ng pondo ang gobyerno, kumbaga mag-set up ang national government ng additional fund para ma-increase po yung actuarial reserves ng GSIS. Ang isa pang second possibility could be discount rate para sa magiging benepisyo kung ito ay i-avail ng age 56 or any age lower than 60. Pero babala ni Teng, baka mauwi ang pagpapababa ng optional retirement age sa dagdag kontribusyon ng mga GSIS member. Agad naman itong tinabla ni Castro. Paglilinaw niya, optional lang naman ang early retirement at hindi lahat ay magre-retiro sa edad na 56 years old. Kailangan bigyan nila kami ng options kasi yung pinapakita nilang options, lagi nilang sinasabi at the maximum. Sinasabi nila na lahat na ng 56 years old ay magre-retire. That would not be possible kasi option lang ito kung mapapatunayan nila sa amin ano ba yung magkano ba yung halaga na talagang kakailanganin for subsidy. Kung magre-retire yung 56, yun nga sabi natin, babalik din naman yung contribution ng mga bago na mga government employees na papasok. Mayroong ding bersyon ng Senado ng nasabing panukala na nakabinbin pa sa committee level. Kaya panawagan ni Castro, talakayin na rin daw sana yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Tinahangan ng kabayanihan ng dalawang nursing students na sinakluluhan ng babaeng ginilitan sa Cebu City. Ang isa sa mga estudyante nagkwento sa News 5. Nasa Frontline ng balitang yan, Mon Gualvez. Pagmasdan ng tinderang yan na nakaupo sa gilid ng sidewalk sa Osmeña Boulevard sa Cebu City hapon itong Lunes. Abala sa pag-aayos ng mga paninda niyang mangga si Bernadita Zamora, 54 anyos. Maya-maya pa, sumulpot ang isang lalaki sa kanyang likuran sabay hablot sa buhok ni Aling Bernadita. At sa kawalang habas siyang ginilitan. Sa gulat at takot, agad lumayo ang mga tao sa tabi ng vendor. Mabilis namang tumakas ang sospek. Nakatayo pa ang biktima kahit sugatan na, pero nang akma na siyang tutumba, to the rescue ang isang nursing student. Sa isa pang video, makikita ang walang pag-atubiling pagtulong ng estudyante sa matanda. Gamit ang isang t-shirt, nilapatan niya ng paunang lunas ang biktima para tumigil ang pagdurugo sa kanyang leeg. Hindi niya iniwan si Aling Bernadita hanggang sa dumating na ang emergency rescue team. Ang kabayanihan ng nurse na yan, hinangaan ng netizens.
Nakausap ng News 5 ang tinaguriang hero nurse ng Cebu City na si Angel Faith Ababat, second year nursing student sa University of Cebu. Kwento ni Angel, natakot din siya nang masaksihan ang nangyari sa mango vendor. Nasa isip ko po is, hala, it's dangerous. It's since di pa namin alam kung baka ako yung isusunod ni Manong. But then I thought nga, di na lang ako masyadong magpapadala sa nervousness ko since Nanay is there. She's in need of their help. And since I can help, I wanted to aid her agad. Bukod kay Angel Faith, may isa pa palang nursing student na tumulong kay Aling Bernadita na hindi lang nakuna ng video. Siya, si Christian Joyce Noel Ona. Pareho silang bibigyan ng scholarship ng University of Cebu at paparangalan din sila ng Cebu City Police Office at ng LGU. Kaugnay naman sa kondisyon ni Aling Bernadita, ayon sa mga pulis, nananatili pa rin siya sa intensive care unit ng ospital. Nakilala at agad namang nahuli ang sospek na gumilit sa leg ng biktima na si Edwin Salazar, live-in partner ng tindera. Base sa investigasyon, selos ang dahilan ng pananaksak. Nung sunulog time, may nakausap daw si nanay na matandang lalaki. Tapos doon, nakita ni tatay, nag-away sila. Tapos hindi umuwi si nanay sa kanila. Hindi raw makakalimutan ni Angel ang pangyayaring ito. Isang aral lang daw ang natutunan ni Angel. Yan ang gumawa ng mabuti sa kapwa sa abot ng makakaya. I would want to quote what my dad said to me, always be a blessing to others and be humble. And it doesn't have to be something as grand as saving a life. But making other people comfortable would be more than okay and God will return the favor to you tenfold. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Isang pagsabog ang naganap sa isang kainan sa loob ng isang mall sa Candelaria, Quezon. Nangyari ito sa branch ng KFC na nasa bungad ng nasabing mall. Sa lakas ng pagsabog, natukla pa ang bahagi ng Kisame. Kwento ng isang netizen na naroon ng mangyaring insidente, bigla raw nagtakbuhan ang mga tao matapos ang pagsabog. Sa panayam naman ng News 5, sa Candelaria Police, isang LPG ang pinagmula ng pagsabog. Limang crew ng fast food branch ang sugatan sa insidente. Isinugod sila sa ospital kung saan nilapatan sila ng lunas para sa mga tinamong sunog sa katawan. Sa pahayag naman ng KFC Philippines, ikinalulungkot nilang nangyaring insidente na naging dahilan ng pagka-ospital ng kanilang crew. Titiyak naman ang kumpanya na sapat ang medical attention na ibinibigay sa mga sugatan. Agad din sila nagpadala ng team para makipag-ugnayan sa pamunuan ng mall at mga otoridad. Kaisa raw ng mga biktima ang KFC Philippines at pinagdarasal nilang agarang paggaling ng mga ito. Itong Lunes lang, 16 din ang sugatan matapos madabay sa pagsabog ng LPG tank sa isang laundry shop sa Malate, Maynila. Abangan, balloon na ginagamit daw ng China pang espiya na mataan sa ibabaw ng Pentagon sa Amerika. At world number 3 pole vaulter na si EJ Obiena nasungkit ang bronze medal sa isang Sweden tournament. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Frontline News Abroad, nagliyab ang isang kotse sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Sa video, makikita umuusok pa lang ang sasakyan habang inililigtas ng dalawang lalaki ang nahimatay na driver sa loob. Sakto namang nailabas nila ang driver bago sumiklab ang apoy. Wala pang detalye kung ano ang sanin ng sunog. Nagpapagaling naman sa ospital ang biktima. Sa New Jersey naman sa Amerika pa rin, patay matapos pagbabarilin ng isang councilwoman sa labas ng kanyang bahay. Nakasakay pa siya sa kanyang SUV ng tambangan. Inaalam pa ang motibo sa krimen at kung sino ang nasa likod nito. At kuha naman niyan sa Texas sa Amerika, pinagbabaril ng mga sakay ng helicopter ang mga mabangis na baboy sa sakahan. Dalawang oras ang tinagal ng paghahunting sa kanila. Ikinasayan dahil sinisira ng mga feral hogs ang mga pananim, pati ang mismong lupang taniman doon. Isa namang hinihinalang Chinese spy balloon ang naispatan sa Amerika. Titirahin sana raw ito ng mga fighter jets na militar pero hindi tinuloy sa takot na posibleng safety threat ng debris nito.
Sa China naman, hindi diretsang tinanggi na kanila ang spy balloon pero bine-verify raw nila ito. Maging kalmado lamang daw sa pag-resolba ng sitwasyon. Naka-podium finish ulit si Idri Obiena sa likod ng kanyang season best jump sa Mondo Classic sa Sweden. 5.91 meters ang na-clear ng Pinoy pole vaulter para makuha ang bronze medal. Yan ang pinakamataas na talon ni EJ ngayong taon at tumabla sa kanyang Philippine record sa indoor stage. Ito na ang ikatlong sunod na podium finish ni EJ sa tatlong magkakasunod na tournament sa Europa. Unang naka-silver ang Pinoy pole vaulter sa Germany at ginto naman sa France noong linggo. At yan po ang 45 minuto pag-imay sa mahalagang headlines. Balita at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mehan Los Maños. Ako naman po si Edlingao. Hanggang sa lunes mga kapatid, magandang gabi.